Hello, good morning. Welcome back sa ating channel. So, shout out kay Raya J. If I Y. 17 hours ago, mga baby. Bersi Libuloron, ang alam ko, baby, may criteria kasi si PayPal na dapat mong sundin. Kapag new ka pa lang kay PayPal, may napanood ako noon 60 days na monitoring ka. Dapat makagawa ka ba at least 5 transact na walang dispute, refund this issue, at complain sa'yo. Pag nagawa mo yung mag-email sa'yo si PayPal na congrats, you are now a trusted seller ka na ni PayPal, tapos real-time na yung payment sa'yo as hindi na ma-hold. Okay, so good morning sa inyo lahat mga bibi. Meron lang akong idea na isi-share sa inyo tungkol dito sa sinabi ni Raya mga bibi. Yes, tama po si Raya mga bibi. Obserbahan ka po ni PayPal within 60 days. Alam naman natin na 60 days is 2 months, diba? So, kailangan doon eh, wala kang complain. Kapag mayroon kang transaction, walang magre-reklamo sa'yo. At walang magdi-dispute sa'yo. Walang magpaparipan, walang mag-complain, etc., etc. Dapat wala kang record. So, sa 2 months na yan, mga bebe, meron akong i-share sa inyo. Nasa sa inyo pa rin yung kung gagawin ninyo. Kasi yung friend ko, ganito po yung ginagawa niya, mga bebe. Namimili po siya sa mga friend niya na may PayPal na hindi pa na-withdraw. Okay? So, kunyari, meron kang, yung friend mo, merong PayPal na 100 pesos. May laman yung PayPal niya 100 pesos kasi naglaro siya ng games, tapos withdraw niya, meron siyang 100 pesos. Kasi meron, ang alam ko lang, ha, mga baby, sa GCash kasi, meron siyang 500 pesos at least bago mo mailabas sa PayPal at makash out mo. Okay? So, kung meron ka pang 100 pesos sa PayPal mo, tapos hindi mo pa naka-cash out, pwedeng ginabili niya yun, mga baby. Binibili ng friend ko. Kunyari, kailangan mo na bang i-cash out yung pera mo sa PayPal mo? 100 pesos? Bibilin ko, bibigyan kita ng cash, and then yung pera na nasa PayPal mo, isi-send mo ngayon sa PayPal ko. So, sure doon mga baby na wala pong reklamo ikaw na matatanggap kasi binayaran mo ng cash yung friend mo. Okay, wala kang reklamo, walang refund, or walang dispute na mangyayari doon. So, yun ang ginagawa ng friend ko. Sa inyo pa rin yun kung gagawin ninyo. Basta dapat yung PayPal na bibilhin nyo, hindi siya yung scammer na katulad ng iba na i-report ka, magpaparipan. Merong ganun mga baby. Merong ganun na, kunyari, bibilhin mo yung PayPal niya, tapos i-report ka nun. Yun yung mga halangang kaluluwa na expert na. Kaya magkakaroon ng record yung PayPal mo na hindi pa naman umabot ng 60 days. So, yun yung nangyayari sa iba na meron silang case na nangyayari. Kasi, kahit na nakatanggap na ng payments, yung taong yun, nagpaparipan pa rin siya. Merong ganun mga baby. Okay? So, dapat wala kang record within 2 months niyan, mga baby. So, para safe ka, doon ka po sa mga friend mo. Kung meron kayong grupo, pakiusapan mo sila na magta-transact within PayPal to PayPal lang siya, mga baby. Send. O, pwede naman. Kung meron kang sariling PayPal, pwede mo rin siyang sindan. And then, dapat iba't ibang transaction from PayPal pa rin to PayPal, mga baby. Kasi, kung PayPal to PayPal, kahit peso, pwede ka makasend dyan. Pero hindi ko lang alam sa bangko mga baby kasi hindi ko pa na-try yung bangko na kung pwede bang makasend from PayPal into bank na piso. Parang hindi naman yata kasi may charge yun. Magkano ba yung charge yun sa bangko? Hindi ko lang alam kasi GCash kasi ako nagka-cash out mga baby. So sa GCash, meron kang 500 pesos bago mo makash out mapunta sa GCash mo. So, yun po yung nangyayari, mga baby, yung ginagawa ko. At nasa sa inyo pa rin yun, kung susundin nyo within two months, dapat wala kayong record sa PayPal. Para safe kayo doon. Kasi kung sa Terlo tayo mag-start kasi, mga baby, kunyari, bago pa lang yung PayPal mo, tapos gusto mo mag-start ka agad kay Terlo, hold, ma-hold talaga yon. Pero, mga baby, hindi natin alam kung yung seller na yun, irereklamo ka or i-dispute ka. Hindi natin alam. So, dapat para safe within 2 months yung PayPal mo, walang reklamo. Sa mga kakilala, pwede naman na, kunyari, meron kang group chat, pero dapat mapagkakatiwalaan siya kasi pera po ang involved dito. Okay, so pwede mong bilhin cash to cash sa kanila, then isi-send nila yung PayPal na pera nila doon sa PayPal account mo para safe. Yun nga.
Pero depende pa rin sa inyo yun, mga bebe, kasi yun yung sinabi ng friend ko. Hopefully, makapag-subscribe kayo dito sa ating channel kasi if ever na meron ako malaman sa kanila, pwede ko rin naman i-share din sa inyo, mga bebe. Okay, so sa ngayon, wala naman akong problema kay people, o kay Terlo, mga bebe. Sa kay people lang talaga, ako nagkakaproblema minsan. Kasi hindi natin alam, hindi ko kasi hindi natin hawak yung utak ni people, mga bebe. Minsan, merong magre-report dyan, yung mga sealer. Tapos, yun, kunting gimbot lang, nagkakaroon na kagad si people ng hinala sa'yo, imamonitor ka niya. So, pwede doon sa mga IP address niyo, mga bebe, dapat iba-ibang, na-discuss na natin yan sa ibang vlog natin. Hopefully, napanood nyo rin, mga bebe. God bless po!